Hello, mga kapamilya! Dito ako ngayon sa dressing room. Kasama ko ang mga fresh na gagandahan, very, very talented na mga beautiful girls dito sa aking tabi. Kaliwat kanan yan sila, oo. Para sa bago naming show sa Pi Channel, ang Dream Makers Pause and Play on Pi Channel. Of course, I'm with Sela. Hello. And with Gab. Ikaw muna, Gab, bumati ka muna sa mga kapamilya viewers. Hello po, mga kapamilya. It's me, Gab, and I'm so honored to be here as a host po sa bagong show po ng Pi, which is Dream Maker Pause. Siyempre, kasama ko rin po sila, DJ Jaiho and Atisa. Perfect. Thanks, Gab. Sela. Hello, mga kamilya. I'm Sela Gia. At sana po ay abangan niyo po ang Dream Maker Pause and Play sa Pi Channel. Every 9 PM to 10 PM po yan, Mondays to Fridays. Kaya naman, super ganda po na at pinakabagong show sa Pi dahil very interactive po ito. Okay. And makasama niyo po yung mga favorite yung Dream Chasers every day, halos, di ba? So, super excited po kami na makasama kayo. At syempre yung mga Dream Chasers. Totoo. Aminin niyo, fresh natin. Ang gaganda natin, di ba? Bago nga katropay, kahangout, gabi-gabi, opo, Lunes hanggang Biyernes, 9 PM to 10 PM. Pero bago ang lahat, syempre, bukod sa meron tayong bagong show sa Pi Channel, si Sela kasi, na-interview ko na siya sa Hotspot before nung pandemic, di ba? Siya sa We Rise Together Live. Yes, hindi siya yung... Correct. O, si Gab naman, parang ito yung first time nating magka-encounter talaga, magkatrabaho, yung as in magiging magkakilala kasi araw-araw tayo magkakasama. Si Gab pala ako, first, hindi ko alam before na from MNL48 yes. Din siya. Tapos, nag-join siya sa Pinoy Big Brother din. Ito yung sa may, with yung, in partnership with Kumu. Yes. Correct. Kwentuhan mo naman kami, syempre, anong masasabi mo dahil yung show natin, Dream Maker, Pause and Play. Tapos ikaw, ganun din yung parang pinagmulan mo. Nanggaling ka rin sa grupo-grupo. Yung sa inyo naman, Japan, di ba? Yes, J-pop. I can say naman na almost the same naman po na yung pinagdadaan ng mga Dream Chasers sa amin ng MNL48. Ako kasi siyempre, former member na ako. Pero kung ano yung pagod nila, parang ganun din yung pagod. Pero mas nakikita ko siguro na mas grabe yung training nila. Mas grabe na. Diba? Kasi kahapon parang nung pilot episode, nagkwentuhan kami. So talagang very strict sila, ganyan. At the same time kami sa diet, sa trainings and such. Ayun, sobrang ano lang, parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila dati nung nagsisimula pa lang ako sa relate much, mga ganyang eksena, oo. Tapos, after nung ML48 mo, ano yun, nag-resign ka dun sa group, and then, nagpahinga muna ng very life, ganyan. Ano po, bali, umalis na po ako sa grupo, then, parang, naghanap po ako ng way, parang, pagkaharap ng pagkakakitaan, which is, nag-streaming po ako, like, nice. Streamer po ako, naglalaro po ako ng mga online games, PC games, tapos, at the same time, biglang, grabe po yung blessing na dumating po sa akin na napasama po ako sa TV. So, ayun na po. Tuloy-tuloy na po ngayon. Totoo. Bongga, diba? So, ibig sabihin, living proof siya na ano, huwag kang titigil sa pag-abot ng pangarap mo kung gusto mo talaga. Kasi siya, tingnan nyo, nag-MNL48 na siya sa Showtime. Tapos after that, nung umalis siya, naganap siya ng way para kumita. Nag-stream-stream siya. Kasi yun yung pandemic na days eh, yung nasa bahay lahat. Ganyan. Tapos yan, nag-Pinoy Big Brother. And now, host na siya ng Dream Maker Pause and Play with me. It happens for a reason, guys. Tama. Kaya ano na talaga, let God do the talking. Yes. Actually, trust God. Kasi trust the process. Kasi bibigyan niya talaga sa'yo kung para sa'yo talaga tama sa'yo. Totoo. Si Sela naman, oo. Diba nung last na pinag-usapan natin na yun nga, nag-solo ka na, ganyan. Tapos diba nakwento mo rin yung reason na parang gusto mo pang mag-grow ka sa solo performer, ganyan. Ano yung pinaka-dream mo talaga? Kasi now parang you're more into hosting talaga, diba? Sa Pi Channel, isa ka sa mga main host din from Barangay Pi Silo. Yes, like lahat ng time slot ata na ikutan ko na dito sa Pi Channel. So, super grateful naman ako, syempre, na dito ko talaga nakita sa Pi Channel na nag-grow ako as a solo. Kasi parang before, since nasa group, kami dalawa ni Gab ako, nasa group ako, parang syempre, mas sheltered ako doon. Like, minsan hindi ko alam kung ano ba dapat yung ano pang kailangan image yung ilabas ko since very restricted nga yung life namin sa loob ng group.
So, nung nasa Pi Channel na ako, nakapag-solo na ako, na-realize ko na hindi lang pala talaga sa performing ako, maalam ma-showcase yung mga skills and talents kasi sa hosting nag-excel ka ngayon. Yes, like, hindi ko din akalain na finally na-recognize yung hosting skills ko. So, super grateful ako for Pi kasi nakita ko talaga unti-unti yung growth ko. Kasi talaga aminin ko nung nasa Pi Silog pa lang ako, like, every day, we have to wake up at like 4 a.m. every day yan. So, naglasto ng 3 months, tapos napalipat ako sa time slot ng prime time sa Pinalo naman. So, after that, ngayon naman sa mas gabi ako sa Dreammaker naman. So, super happy kasi talaga nung una nahirapan ako mag-adjust. Kasi syempre nasanay ako na puro sayaw lang, puro kanta. So, ngayon, nakita ko pa pala yung mga iba kong capabilities sa mga gantong klaseng field sa hosting. So, I'm happy sa growth ko. Totoo. Ikaw ba nag-audition ka for Pi? Like, or tinawagan ka, tapos sinalan ka sa audition? Paano nag-start yung journey mo dito sa Pi Channel? Dito, ang journey ko dito sa Pi Channel, actually, ano siya, out of the blue. Kasi parang may nag-email sa akin. Akala ko nga, hindi legit. Scam? Oo, kasi parang yung type of email, super jolly, like parang gano'n. So parang, kinonfirm ko sa management ko, sabi ko, may nag-email po sa akin na pinag-audition po ko sa isang show, bagong show. Legit po ba to? Sabi niya, sige, confirm namin. Ganyan-ganyan. Sabi nila, legit yan, try mo. So, nag-try naman ako, nag-send po ang audition video. Then after that, nagka-callback, tapos Zoom meetings, and after that, nag-bootcamp kami. Then, tuloy-tuloy na. Nag-training din kayo. Training kami. Sa pagiging host. Ang tagal lang, ang practice namin, ang dami namin mock-taping. Ayan, taray. How about you? Kasi parang ikaw, unang ka napanood sa Pi Channel doon sa show nila Ate Mela, at ni Kuya Jong, yung soap opera. TCO. Doon po kasi sa TCO po, parang doon po namin sinoplease yung acting skills namin. Ako, alam mo yan natin, sir, hindi talagang mahating. Uy, na-arte ka nung ipaglaban mo. Oo. Hindi talaga. Kasi syempre wala pang workshop yun eh. So, siguro after po sa PBB, first acting project ko yun, sama ko rin po yung fellow PBB ko pong mga housemates. So, syempre po, sobrang kinakabahan since parang bagong acting naman. Kasi syempre, nasanay rin po performing, singing, dancing naman, tayo naman po, sabat naman po sa acting, which is like the most unlikely na papasukan ko. Pero syempre kasi, sa ngayon po kasi, parang as a breadwinner of the family, kahit anong trabaho papasukin ko talaga. Parang naman po, nag-enjoy rin naman po ako. Ako rin po kasi tipong tao na parabang as long as gusto ko i-challenge yung sarili ko. Kasi malay natin, di ba, mag-excel po pala ako dito. So, dito rin pala mag-excel. May time sa man, hindi. Pero as long as we try and try and try, di ba, di mo malalaman. Pero happy naman po kasi nag-enjoy po ako dun sa atin. Totoo. At bilang tayo na nga yung, ayan, nakilala na tayo ng kayola, especially ng mga kapamilya viewers natin, tsaka yung mga listeners natin sa podcast, ganyan. Ano naman yung nilook forward ninyo dito sa trio partnership natin, gabi-gabi? Ako super, very refreshing tong partnership natin na to. Kasi hindi ko akalain na magkakaroon ako ng bagong katrabaho na dati ko din naging katrabaho, yes. Si Gab. Na M&L. Yes. Pareho kami galing sa first generation na ML48. So, super, like, refreshing yun sa akin. Kasi, syempre, at the same time, kasi, since nag-part ways kami, ako yung unang umalis kasi sa ML, tapos siya, nag-grow kami individually. Mm-hmm. Tapos ngayon, nagsama kami sa isang grupo, ay sa isang show. Nakita ko yung growth namin sa isa't isa. Madaming nagbago in a better way pa. Tapos syempre, si DJ Jaiho, super grateful kasi alam kong sobrang nabihasa si DJ Jaiho sa hosting. So, bihasa. Oo naman, sobrang galing ni DJ Jaiho. So parang medyo, since bagong show to, tapos medyo big pa, diba? Medyo kinabahan talaga ako doon. Pero since kasama ko yung dalawa, naging at ease ako. Correct. Ikaw naman, Gab. Parang copy-paste ko lang po sasabihin. Pero, super,
honored and blessed and happy po ako na nakatrabaho ko po si Atisela, syempre, and also nakatrabaho ko po ulit yung mga napapakinggan ko lang dati, nang pumunod ko lang dati, si Shema, si DJ. Ang tanda yung dati na napapakinggan niya. Pero yun na, nakaka, ano lang, nakaka, parang hindi pa po nag-sitting sa kanila, pero na, ano, kasama na ako dito sa mga host na ako, so talagang, itong hosting na to kasi talagang, ito na yun, hindi lang ito yung parang tinitake lang. Kagaya ng mga Star Magic. Live na live to, guys. Every night. Pero I'm happy naman kasi nandito si DJ Joywan, si Ate Sela, to guys. Ako naman, syempre, excited ako nung nalaman ko na kayo yung mga kasama ko. Kasi ganun din, fresh para sa akin to, nakakabagit. And ako kasi may paniniwala ako always na parang kahit na sino yung makasama mo or anong trabaho man yan, everyday is always a learning process. May matututunan ako for sure sa inyo and sana naman may matutunan din kayo sa akin. And gawin natin na maganda ang programa natin gabi-gabi. Kaya yung first time na nakita-kita kami sama-sama, nag-mock kami, sabi nga namin sa isa't isa, mag-bonding tayo, gawin natin na maging close tayo sa isa't isa kasi ganun ang kailangan. Dapat tayo pa lang mismo na pinapanood nila ng mga presenters, ganyan, na nag-host sa isang programa, nakikita na nila na nag-enjoy tayo sa ginagawa natin. So, mas marami pa po kaming ipapakita sa inyo, mga kapamilya. Sa oras po na ito, kami po ay bababa na dahil it's time for our live. Bye!